Nakapag-teleport ako, guys. Nandito na ako sa New York. What is up, guys? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-teleport. Oo, tama. Magte-teleport tayo, guys, gamit ang ating location sa ating phone. Paano? Napakasimple lang yan, guys. Kung nakikita natin sa ating phone, ang location natin is nasa Pilipinas tayo. Mamaya-maya lang, nandun na tayo sa bansa na gusto nating puntahan. Tara, papakita ko sa inyo to. So yan, guys, nandito tayo sa ating computer. So papakita ko sa inyo tong iMyPhone AnyTo. So ito, guys, is one-click change GPS location without jailbreak. Tama, guys, ang narinig nyo. Pwede tayong pumunta ng kahit saang lugar gamit lang itong software na to. So kung makikita nyo, guys, sa map ng ating phone, nandun lang tayo sa location kung nasan talaga tayo ngayon. Pero mamaya-maya lang, guys, maugulat kayo kasi mapupunta tayo sa ibang lugar. So ano nga ba tong application na to? So mayroon tayo ditong new version na modify sa GPS location natin para sa ating iPhone at Android phone. So it works in a location-based application like AR games and social media platform. Isipin nyo, guys, kung sa social media, nandito tayo sa Pilipinas, pero ang nadedetect ang ating lugar, nandun tayo sa Japan, sa China, sa US, o sa ang bansa man gusto natin. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong mga hindi ma-install na app or ma-download na app dahil yung app na yon ay para dun lang sa bansa na yon. Pero gamit ito, guys, madadownload natin lahat ng gusto natin. Isipin nyo, guys, yung Tinder or kahit anong mga dating application na pwede nating ilipat-lipat yung ating location kung saan natin gusto. So nakalagay dito, joystick to simulate GPS movement freely when playing games. So parang pwede nating kontrolin, guys, kung naglalakad ba tayo or gumagalaw tayo sa ating location. So mamaya papakita ko yun kung paano, guys. And pwede tayong mag-import at mag-export ng mga ruta natin na gusto nating puntahan. So compatible tayo, guys, sa iOS and Android version. Kasama na yung iOS 17 sa Mac at Android 14 sa Android. So download na natin to, guys. Click natin try it now. Save lang natin yan. After saving, click install. So antayin lang natin yung matapos, guys. So after natin yung ma-install, guys, open na natin. Yan, so ito na yung ating application, guys. So click na natin yung get started at ikabit na natin ating iOS or Android. So yan na siya, guys. Pag nakita nyo, lalabas na to. Choose your device. So USB, okay lang natin yan. Ayan, na-detect na siya ng computer. So ganito yung interface natin, guys. So makikita nyo dito may Pokemon, di ba? Kasi imagine mo yung Pokemon Go pagka naglaro ka nito. Kahit hindi ka lumabas ng bahay, makakapaglakad-lakad ka. Napakadali lang nitong gamitin. Halimbawa, gusto natin pumunta ng Chicago. Yan, teleport tayo, guys, sa Chicago. So halimbawa rito, punta tayo dito sa lugar na to. Double click lang natin yan. And then click lang natin move and then tingnan niyo yung mangyayari sa location ng ating phone. Click natin move. Boom! Ayun, oh. Nag-change location kagad tayo, guys. Napakalupit para tayo nag-teleport. Ayan, pag zoom out natin, wala na tayo sa Pilipinas. Nasa Chicago na tayo. So, ganun kalupit tong application na to, guys. Nakakapag-teleport tayo. So, yan yung ating pinaka-basic na teleport mode. So, ganun lang siya kadali, guys. Nilipat lang natin yung lugar and then nag-teleport na tayo. Then, jump teleport mode. Kung jump teleport mode naman, pwede kang gumawa ng ruta mo, guys. Yan, pwede nating 1, 2, 3. Pwede natin paikuti yan, guys. Tapos, pag kinlik mo yung move, ang distance na tatakbuhin natin is 1.12 kilometers. Ang cooldown time natin is 2 minutes. So, pag kinlik natin yung move, so after 2 minutes, dilipat yan doon. Ito yung timer niya. And then, dilipat doon. So, ganun lang kadali yan, guys. Next point, ayun, nagja-jump po. Kung nakikita nyo ating GPS, lumilipat din siya. Then, the next point, ayun, nagmo-move din siya. So, nakikita nyo dito, nagmo-move din siya. So, yun yung ating jump teleport mode. So, stop muna natin to. Next naman natin, guys, two-spot mode. So, ano ba meron dito sa two-spot mode? Halimbawa, may pupuntahan tayo. So, from this location, magta-travel tayo dito, banda, sa North Cleo Avenue. So, meron na tayong two destination. Papunta tayo ng McDonald's. So, pwede tayong gumamit, guys, kung naglalakad lang tayo, kung nakabike, kung nakamotor, or nakasasakyan. So, ikaw rin mag-set dito ng speed kung anong gusto mong speed. So, halimbawa, 120 kilometers per hour. So, pwede natin ilagay yung realistic mode para katotohanan yung pag-travel natin. And then click natin move. Boom. Kita nyo, guys. Nagmo-move siya, oh. Ayan, oh. Pag zoom in natin. Oh, di ba? Para tayo nagda-drive mismo sa Chicago. Ayan, oh. Oh. Di ba? Napaka-astig dito, guys. Kahit nasa Pilipinas tayo. Hanggang sa ma-reach na yung ating destination, ganyan. The next naman natin is yung multi-spot mode. So, halos parehas lang nito, pero marami tayong destination. Pwede tayong maglagay ng destination hanggat gusto natin. Pwede natin itong sabihin sa, uy, teka, magta-travel lang ako, pre. Pupunta ako dun sa gantong lugar. Tapos bukas, ganito, yan. Imagine nyo kung paano gagamitin yan. Then, execute mo lang ulit. Kagaya nung kanina, lagay mong kotse. Pinakamabilis na takbo. 120 kilometers. Then, i-move na natin. You know, ganun lang kabilis, guys. Nagta-travel na tayo ng ganun kabilis, oh. Oh. Ba, parang na tayong lumilipad, oh. Ba? Pwede mo rin sabihin sa katrabaho mo yan na nagta-travel ka, oh.
Stick. Joystick mode. So ito na yung pinaka-last natin, guys. Ganito naman ang function niya. Halimbawa, nandiyan tayo sa lugar na yan, and then gusto natin maglakad-lakad. Yan, halimbawa. O sige, lakad tayo. Pag-click natin yung move, may makikita tayo dito ng joystick. Kung napapansin niyo, gumagalaw yung ating location. And then pipindutin mo lang, iikutin mo lang tong joystick na to kung saan mo gusto tumapat. Yan, oh. Pag kumanan ka, gusto mong bumaba. Yan. Tinignan din natin yung ating location. Gumagalaw din tayo, guys. Ayan, oh. Real time yan, guys. Gumagalaw yung ating location real time. Ganun ka-astig yan. Next naman natin. So makikita rin natin yung mga history ng mga pinuntahan natin. Lahat ng mga na-save natin na spots, mga save routine, and then yung mga Pokemon Stop Gym. Kung naglalaro tayo ng Pokemon, nandito makikita natin lahat kung saan natin pwedeng hintuan yan. Napaka-astig na ito. So explore nyo na lang, guys. Napakarami pa ditong pwedeng gawin. Tapos pwede rin natin i-reset yung location natin. Kung gusto nating i-reset doon sa dati, click lang natin itong reset. So nakalagay, do you want to switch back? Yes lang natin. Ayan, bumalik na tayo sa ating original location. O, diba? Napakagaling at napakastig ng application na yon. Ang dami mong pwedeng gawin. Isipin mo na lang kung malawak imagination mo. Anong pwede mong gawin sa paglipat-lipat ng location, sa pag-spoof, pag-teleport. Napaka-useful nito, guys. Download nyo lang yan, guys, for free. At kung gusto nyo ng VIP account, meron tayong link sa description para makakuha kayo ng discount. So kita tayo ulit sa susunod. Please like, comment, subscribe. Bye-bye!